Okay, first video natin sa disarming techniques. Nakuha nyo na yung fundamentals sa PE1A. Ngayon, kukunin naman natin yung basic muna sa disarming. So, pag sinabi mong disarming, tatanggalin mo yung armas ng armed opponent. So, either armed ka din or unarmed. So, dalawa yung disarming natin. Disarming your opponent with your weapon or disarming the opponent without weapon. So, yung fundamentals natin, yung stance, yung mahalaga yung kinuha natin ng ating B1. Kaya, tuloy lang niya to, no? So, bago natin umpisa ng ating disarming, maraming mga tanong dyan na hindi naman totoo, hindi naman daw na-apply sa practical na buhay, no? So, titingnan na lang natin sa sitwasyon. Tandaan nyo, sa disarming natin, tandaan nyo yung principle ng self-defense. So, tatandaan nyo, meron siyang, there is actual aggression. Yung actual aggression, bago tayo mag-action. Hindi yung tinitingnan mo lang yung tao, kasi mukhang pangit. Halimbawa, nakikita mo yung tao, pangit to ah, sinapak mo na agad. Diba? Ay may daladalang itak siya, nakasalubong yung tao, wala naman kayong altercation, dahil may itak siya, yun pala, matadero siya, inunahan mo siya, pinagbabaril mo siya. Diba? So, hindi ganun yun. Dapat makikita natin yung principle ng self-defense. Diba? So, sa knife disarming, firearm disarming, baton disarming. Ano yung baton? Hindi, may pamalo siya, may bato siyang hawak, kutsilyo yung hawak niya, baril yung hawak niya. Lahat ng klase ng disarming na ating gagawin meron tayong susundin na principle. Susundin natin yung principle ng CQB or yung close quarter battle, no? Bago ka para maging successful yung paglusog mo sa tao doon sa loob ng room, when you execute the security or close quarter battle, tatlo yung tatandaan natin. Bago tayo din mag-disarm, tatandaan natin yung tatlo na principle, no? Surprise, ba? Dapat masurpresa yung ating kalaban. Must be the element of surprise, the violence. Ha? Dapat makaramdam siya ng sakit na mag-register sa kanyang isipan para maghang siya, matulala muna siya, no? Tapos speed, meron kang at least mga few seconds, mga 3 seconds to execute your act. Kasi once na nag-inflict ka ng pain sa kanya, mag-register sa mind, ha? Then i-dictate ng mind niya for him to react. Bago nakapag-desisyon kung anong gagawin niya, dapat na-execute mo muna yung disarming mo. Tatandaan niyo yung tatlong principle, no? The surprise, the violence, and then the surprise, violence, and the speed on disarming your opponent. Ba? O ganun. Depende sa sitwasyon. Maraming mga tanong, paano sir kung nakatutok sa liig mo yung kutsilyo? Paano sir kung nakaganon yung kutsilyo? Paano natin di-disarm yun? Ba? So, una pa lang, sabi ko, pag meron ng unlawful aggression, may altercation, nagsasagutan na kayo, naglabas na siya ng kutsilyo, huwag mong hayaan na pupunta sa sitwasyon na nasa leg mo na yung kutsilyo. Kasi mas mahirap yung sitwasyon na i-disarm yun. Ngayon, yung mga nagsasabi na pwede silang tumakbo, ba? Naglabas ng kutsilyo, if you can run, you can run. Kaya lang, ito ngayong dilemma na sinasabi natin, pulis ka. Tumawag yung mga tao ng tulong. Pagpunta mo doon, naglabas ng itak. Hindi ka ba nakahanda? Ang gawin mo, tumakbo ka, tapos umuwi ka na. Anong kaso mo doon? Cowardize na. So, hindi applicable yung tumakbo ka. Nilusog yung bahay nyo, may dala siyang kutsilyo, ikaw na padre pa pamilya, kasi ang alam mo, tumakbo ka na. Inawanan mo yung mga anak mo doon. At yun ay mga nangyayari, nakikita natin, no? Sa incident sa Pundo, may gano'n. Nag-isa lang yung tao, nakapatay ng 11 katao na walang nangyayari. Wala silang kalaban-laban. Ang ginawa nila ay umiyak na lang. At nagtatutakbuhan habang sila sinasaksak. 11 sila, pare-parehas naman yung laki. Kung nagsabay-sabay sila, nagumaban dun. Diba? Kaya hindi masama na tayo matutunan ng kahit konting self-disarming techniques, kasi mas maganda yung sabi nila na kahit pa paano, meron tayong ginawa natin yung ating best kaysa naman wala tayong ginawa. Magiging sitting duck tayo.
na ambu, magpapambus na lang tayo sa ating mga kalaban, no? So, hindi siya ganun kasama. At as part of exercises, tapos mind game, diba? Kasi dito, mind game tayo dito. Diba? Mag-exercise tayo, ma-exercise yung reflexes natin, awareness, yan, yan yung meron sa self-defense. Hindi lang dun sa actual na pag disarm ng opponent. Diba? Awareness. Para maging successful ka, dapat alamin mo kung ano yung nasa environment. Know yourself and your enemy. Sa isang environment, alamin mo. Diba? Pag alas 10 ng gabi, sa lugar ba na yan, puso ang kuldaban? Puso ang kuldaban. Ano gagawin mo? No choice ka, kailangan mo umuwi, galing kang call center. Saan ka dadaan? Dadaan ka sa gilid ba ng eskinita? Sa dikit ng pader? O dadaan ka sa gitna ng kalsada? So, dalawang sitwasyon. Pwedeng dumaan ka sa gitna ng kalsada. Bakit? Para makita mo kung may lalabas, pwede kang makatakbo. Diba? Alam mo kung uso ang kundapan, hindi mo ilalabas yung cellphone mo. Tapos mag-chat-chat ka habang naglalakad. Diba? So, kasama yun sa self-defense natin. Diba? Alam mo nang ganun yung sitwasyon. Alam mo na may mga hold-upper, may mga nagtitrip dun sa lugar, hindi ka naglalakad na nakaganto yung kamay mo. Never do that. O nagtatambay ka sa gilid ng kalsada, nakaganto yung kamay mo. O nakabulsa yung kamay. Kasi uso yung hold-upper na hawakan na lang yung ito, hawakan yung paa mo, kunin lahat yun, tapos tumalan ka nila. Wala kang nagawa. Ay, lima sila, hinawakan yun. Yan na, nakakita na tayo mga experiences na ganyan. So, kung ba nung alanganin yung oras, nag-aantay ka ng jeep, ilabas mo yung kamay mo. Ganun. Huwag kayong nakaganun. Kasi pag hinawakan kayo, mahirap na tanggalin. Diba? Para kayo ay makalaban naman. No? So, yun yung prinsipo lang natin sa self-defense. Ayun, this are yung techniques. Natandaan niyo yung prinsipo lang? The element of surprise, the element of violence, and the element of speed. Kunin mo kayo isang tabi mo. Dito ka muna. So, magbibigay lang tayo ng sample lang. So, dito ay introductory lang muna tayo. Halimbawa, so, iba't ibang sitwasyon, no? Bago pala tayo mag-disarm ng knife, alamin natin kung ano yung iba't ibang klase ng knife holding. So, ito yung nakikita natin ordinary na paghawak ng kamay. Knife, yung knife niya ay nandito sa harap. Yung ganyang klase ng paghawak ng knife, tatandaan nyo, ay purposely ay slashing. Cut open the opponent. Diba? Slashing. Yan. Yan. Either backhand. Diba? Yan. Front, tapos balik. Ganun talaga ang pag-slash. Diba? So, slashing yon. To cut open. Once na i-stab niya ito, ang stab niya, to open you is downward. Yan. Stop, downward. So, tatandaan mo yun. Yan. Yun, andun yung, dito yung danger. Hindi dito yung danger. So, pag mag-disarm ka, pwedeng dito yung approach mo. So, another is, another manner, yan. Close. Ito ay stabbing and opening you. Opening the opponent. Halimbawa, ganito, pack. Ganito. I-slice mo. You can open, cut open the person. Ito ay close. Ito ay long range fighting. Ito ay close fighting. So, have to go close. Diba? So, pag ganito yung ginagamit niya, mamimili ka kung depende sa sitwasyon kung anong gagawin mo. Basta ito ay close fighting. Kasi, mag-ingat tayo ng pag-disarm kasi mamaya verse siya, diba? Yung mga nag-aaral ng pekititir siya, eh alam naman natin na yung principle din sa pekititir siya ay nag-aaral ng yung mga yan para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kaya lang, hindi natin maiwasan, baka may nag-aaral din para gagamitin lang sa kasamaan. So, it is the close manner of fighting. More on stabbing. And opening, cut opening the opponent. Diba? So, yan yan. Ha? Pwede din pangkalayan na. Halimbawa, suntukan naman yung bawa. Jab! Jab! Ha! Yan. Diba? Ito yung ginagamit nila. Diba? Yan. So, puro artery yung mangyari. Kung hindi natin alam yun, yari tayo. Hawa ko may kamay ko. Yan. Ganyan. Shoot! Diba? Hindi natin ginagawa yun. Kasi di can't cut you. Diba? O, paghawa mo ng kamay. Yan. Pak! Diba? Diba? So, dapat alamin natin yung iba't ibang manner ng holding deny. So, yun yung mga principle. Diba? So, ngayon, halimbawa ganyan.
So tatandaan yung element natin, no? Kasi siya din ay kinakabahan din. Nagkakaroon kayo ng altercation. So una pa lang, palapit pa lang siya, ay dapat meron ka lang magawa. Mahal mo sa sagutan na gano'n, di ba? Huwag kang mananaksak, di ba? Gano'n. Nakukuha mo yung kanyang attention. Kaya lang, mabait tayo kasi gwapo yung ating sinasampulan. Hindi tayo sinampan ng masama, di ba? Pero best na talaga mata, di ba? O di ba, wala na siyang vision din. Cool down. Diba? So, asan yung principle na ginamit natin doon? Una ay, ginamitan natin ng surprise, di ba? By poking the eye. Or, di ba? Slapping the groin. Di ba? So, wala pa. Altercation pa lang. So, yung execution mo, huwag mo nga hayaan na, andyan na siya, nagkaganon. Bakit? Pag hinayaan mo lang nakuunday ng sasakop, unday mo, yung talagang ganon. Ang gagawin mo ay dumayo. Bakit? Kasi andun na yung kanyang rhythm. Alam na niya kung ano yung kanyang magagawin. Pero may gagawin, may magagawa ka ba doon? So, pinaka last remedy ay to, sabi nila, to go close, block. Kahit may isang tama ka, mahalaga, hawakan mo, close. Then, take your opponent down, then you run. If you can, run. If you cannot run, call help of your family members, then mold the person. Kaysa naman sa hayaan mong ganun, makarami ka na ng saksa. Or, you can do your kicks, your back kicks. Diba? As you go out your charge, charge, boom! Diba? Kaysa naman wala kang gagawin. Kaya hindi ko, dito, may mga principle yung naman start. Yung iba, marami tayong nakikita ng ganun. Hindi ko siya ini-encourage sa inyo. Why? Because you have to do that daily. Diba? Catching the knife, stop. Ay, ginagawa niyong daily dapat yun. Pero pag hindi niyo ginagawa daily yun, diba? Yan. 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 So, kailangan niyo gagawin daily. Sa atin, ay, we must be practical enough. So, use your front kick. Use your back kick. Or use your side kick. Or use your foot stomp. Diba? As he charges. That is your surprise. So, depende sa anong kakayahan meron kayo. Diba? So, yun yun, no? The element of surprise, no? So, paano ba yan? Limbawa, once stop, once you hold the hand. Diba? Diba? Execute your violence. So, pag violence ba yung ganun? So, hindi yung violence, ha? Kung ano yung sa tingin ninyo na mas violent. Hindi? Violente. Yeah? Habang nagre-recover siya, ito yung ating triceps ay masakit yan. Once you pull, you pull din down. Kasi pag hindi siya pwedeng lumaban. Why? Hindi ka dito. Makita. Kunin mo nga yung balik. I-video mo kaya. From kamo. Para makita nila. 27. Sabit na lang. Stop. Sige, ano yun meron natin ito ha? So ito yung ha, yung key principle dito mga kasama, ito. Yung ito, try just if you want to pull him down, no? Pag hindi mo naman kaya, yung dito, once you go over here, di ba? You check it your, dito naman, di ba? So you can start. Bilisan mo kasi papasa niya sa kabilang kamay. Di ba? So either you put him down by pressing the tricep. Triceps while pulling him around. Diba? Ganun. Para mawala yung kanyang balance. No? Ito yung masakit yung triceps. Subukan nyo sa mga kapatid nyo. Daan-daan lang. Ha? Pag hindi mo naman kaya, naunaan ka, you go here. Diba? Para hindi niya may pasa. Then you twist him. Well, dito. Yeah. So you can break his arm. Diba? You can get okay. Start here. So, yun yung sa side na dito. Diba? Paano kung nataranta ka? Diba? Dito yung hawak mo. Same principle. Ganun pa rin yung gagawin. Ngayon, paano kung natamaan ka? Huwag mong bibitawan. Kasi kung bibitawan mo, marami na yung tama sa'yo. Kahit paano, mabuhay ka lang. No? Once you go over here, dito ka naman nakahawak. Naman, diba? Dito ka nakahawak. Same principle. Ganun din. Diba? Then you go over here. Yung break the arms. Ha? Yeah. Pag dito mas madaling, dito. Ha? Dito. Ha? Yeah. Then, go over here. Ha? Ito. Pasok mo. Dito. Then, go. Si masakit
kaya nag-react siya. Yung sabihin nyo, pwedeng ipasa ng gano'n. Nakpo, subukan nyo. Ha? Magpa-pop up agad yung shoulder if you want to resist. So yun lang yung basic natin sa ating knife disarming. No? So pag sa above, go. You execute your upward blocks. Diba? Upward blocks, execute agad yung control mo. Diba? Control. So kita di to come closer. Di ka lumapit. Ito yung kanyang control. Kung ayaw mo, i-disarm mo na. You can execute your knee. You can execute your diba? Dami pwedeng gawin. Then you can turn him over and you can run. Diba? See, if you want to run, give it the opportunity. So yun yung ating tatanda, no? So from the side, going to the side. No? Yan, from the side. Ayan. So sabi ko, no? Wala pa lang, pwede mo nga altercation pa lang. Ganyan pa lang nag-uusap kayo. Ito. Then immediately, you grab the hand. Ha? Grab the hand. Yung iba, habang hindi siya nag-recover, you hold the hand. Ano? Ha? You kick the groin. You stamp the feet. Diba? Para hindi niya ipasa sa kabila. Diba? Then habang hindi siya nag-recover, this one. You do that, pick your hold, then you twist the hand. Back, back. So yan po yung ating knife disarming. Ngayon sabi ko, inuundayan ka na ng saksak, pumumas na siya, then you can execute your back kick, you can execute your turning long kicks. No? So pwede, ganun, ha? Pwede, ganun. Depende sa ability, capability na meron kayo. But if you do not have the capability of kicking, rather, grab the hand, hold for help. You don't, if there are no other help, once you grab the hand, you close the distance. Why do you want to close the distance? Kasi once na dumikit ka, mahihirapan siyang mag-execute ng stabbing. Then, you can take it down. Taking the arm down. Yeah. Kneel on the knee. Dito sa mga joints. Ba? Those are demands of tipping your opponent down. So yan po yung ating principle ng ating knife. So kunin mo naman yung pistol first. Tama. Halika. So sa atin naman na pistol, sa ating pistol design. Same principle. You consider the wrist, no? Ito ay the wrist is one of the weakness in disarming the gun, no? So you are lucky enough if the distance is here point blank, no? So point blank. So in executing disarming, remember what is the most dangerous part of the danger of the weapon. So kanina knife, so we try to avoid the blade portion. Now what is dangerous to a firearm? It is the muzzle end, the bullet coming out from the muzzle end. So this is the muzzle end. This is the most dangerous part. So in executing disarming, you immediately remove your body away from the target, diba? Moving your body away from the target, diba? So to prevent him from coming closer to pass the gun to the other hand. So pwede pa siyang mamalit, no? You can execute, then you can execute the arm lock or the shoulder stop. Hindi na natin natin so you execute once, then pag nahawak mo na ito, no? Just like you have to do the bridge or the brace in order for you to remove the firearm. So ito yung kanyang barrel, gamitan nito. Okay? Para kasi masakit yun pag hindi niya ibibigay. Pag hindi niya ibigay, you will be able to break his and then execute. Daha! See? Yun yung ating principle, no? So, paano sa itong kinabala ko? Ito. Kinabala ko, sir. Dito ako pumunta. Same. Ganun pa rin. Pwede na rin yung
gagawin natin, diba? Or doing the gravity pistol here, put the brace, ha? So kabila dito, sa kabila dito, no? Grab the, yan, grab, as you grab the firearm, you move away your body, put your brace, removing the, for, in order for you to break the brace, ha? Dito. Pag naman napunta ka dito sa kabila, dito ang grab mo, dito naman yung brace. Yan ang gagawin natin, ha? So, automatic yan, pag nag-disarm ka, still you have to cock the firearm. Baka nervyoso lang, nananakot lang, di ba? Wala palang bala yung pagtutok mo, eh, ganun din yung gawin sa'yo. Then, you go away. Ha? Hawak pa paro pag dalawa yung kamay. Same principle, breathe, sa gitna pa rin, still. Ganun ang gagawin natin. Ha? Kabila naman, paano kung sa kabila ka napunta? Dalawang kamay pa rin. Ganun pa rin. Paano kung ano sir, nasa likod? Ha? Same principle, if you are lucky enough that you are, the guy is touching you, ganun pa rin yung ating gagawin. Ha? Ha? So, but before you are going to execute that, remember the element of surprise and fire. So dito, hindi na lang natin sinasama, natin mo kanina, pack, di ba? Pong. There must be the violence, no? Either you slap the groin, the face, the poke the eye, violence. Tan yung violence. Bakit? Para malumuran siya. It will be able to, your aim is to remove his focus, no? Mataranta siya para ma-execute mo. Kasi kung naawa ka sa tao na magdi-disarm ka, mamamatay ka. Ba? Kasi mabilis na siya. So, he, magiginan niya yung kanyang emotion. No? So, yun muna yung ating gagawin. And isa-isay na natin yan. No? Sa next na ating presentation, we will go over it. Tapos, himay-himay na natin. Those are just sample. Showing the importance of the elements of surprise, violence, and speed.